Sa puntong ito ay mga kapanayam natin si Senador Serge Osmeña kaugnay sa iba't ibang issue ngayon sa Senado at sa katatapos lang na eleksyon. Magandang umaga po, Senator Osmeña. Magandang umaga po sa inyo, Howie. Senator, kilala kayo bilang isa sa mga campaign advisor or strategist ni Vice President-elect Lenny Robredo. Ano nga ba ang naging strategy para sa kanya? Bakit kaya siya nanalo mula sa 1% sa surveys? Alam mo, si Lenny, talagang napakataas ng conversion ratio niya, no? Ngunit, sa pag-umpisa ng kampanya, tinakpan po siya ng mensahe ni Pinoy na daan matuwid. Eh, hindi po yun ang mensahe niya. Kaya pinalitan niya yung message niya towards the middle of the campaign at talagang lumakas yung conversion ratio niya. Okay, Senator, pag sinabing conversion ratio, I guess this means yung mga nakakakilala sa kanya for the first time para nakukumbinsi niya na siya yung tamang kandidato? Tama ba yan? Kasi as of... Yung conversion ratio po, na kilala mo si Lenny at ilang porsyento doon ay boboto para sa kanya pag nalaman nila yung mensahe niya. Ayun po yung conversion ratio. Okay, ano naman po ang inyong masasabi sa aligasyon ng dayaan para maipanalo raw siya? Well, yung dayaan, matagal na ho yan sa COMELEC. Parang Bureau of Customs yan at BIR. Ngunit, yung automation po nagbigay ng napakalaking discretion sa COMELEC para dumaya. Kaya hindi natin nalalaman kung binilang ho yung boto natin mismo, di ba? Basta ipapasok lang natin yung balota dun sa vote counting machine at akala namin binilang na. Ngunit ma-intercept po yan at kung may control ho kayo ng SD card o yung flash card, gaya ng SIM card na ginagamit natin sa telepono, eh makokontrol mo na yung resulta at hindi malalaman ng mga botante. So ano naman po ang inyong reaction sa aligasyon ng kampo ni Senador Marcos na nadaya sila? Pwede ho yun. I think there was a certain amount of cheating on both sides. Ngayon, nasa kanila na yun kung in-net out nila yan o kung makaka-prove sila na nangyari po yun. Okay. Yung sabi niyo, certain amount of cheating on both sides. At what level ang sa palagay ninyo? Ano ba yung mga naobserbahan niyo na mga kahinaan sa sistema? Ayun, hindi pa natin malaman. Ayun, hindi pa natin malaman ngayon. Okay. Kumukuha nga tayo, nagagather po tayo ng ebidensya. At sila lang naman na pupunta sa akin eh. Wala naman akong ginagawa. Nakaupo lang tayo doon sa opisina. Pero sila nagbo-volunteer na ganito nangyari o ganun nangyari. Kaya binabalidate po na natin yan. Kasi mahirap naman kung sasabihin natin sa taong bayan na ganito nangyari pagkatapos hindi natin na-validate at it could be na hindi nagkaroon ng cheating. Pero normally, sa reports na galing sa mga iba't ibang parte ng ating bayan, nakikita ko na nagkaroon ng dayaan doon. Okay, sabi niyo nakikita niyo na nagkaroon ng dayaan. So itong mga allegations na narinig niyo, merong doong pwedeng nangyari talaga or credible na allegation so far? Credible at saka yung proseso po, yung paano sila nagdaya. Matagal na namin alam yun kasi nung dinidebate natin yung automation law in 2006 doon po sa Senado, binanggit na ho yun na ito yung mga weak points dito. Pero hindi naman natin in-address ng husto, kaya ngayon nangyayari yung dayaan. Kasi sinabi ninyo na tila may multo pa ng Hello Garcia scandal ngayong eleksyon. Ano ang inyong basihan dito? Ano ba yung ibig nyo sabihin doon? Eh, hindi pa tinatanggal, hindi pinapalitan yung mga Garcia officials dyan eh. Inimbestiga na namin sa Senado yan in 2005, 2006, hindi ba? Yung nagkaroon ng dayaan in 2004, sa halalan ng 2004. Pero hanggang ngayon, nandun pa sila, nakaupo po sila. At may mga bad habits na yun. Matagal ko na nirequest sa COMELEC na kung pwede, itabi na yun. Pero hindi naman nilang ginagawa.
Kasi sinasabi ng COMELEC from the start na under this automated system para magkaroon ng dayaan that will make a difference in the election results, eh, kailangan ng widespread conspiracy among different sectors, including Smartmatic, COMELEC officials, pati mga telcos daw kailangan kasali. Pero sinasabi nyo, it would be enough to have these old-timer COMELEC officials still in place para magkaroon ng dayaan? Well, there are old and there are new, no? Pero yung pagdaya ho, alam mo, sanay sila magbenta ng resulta ng eleksyon. So noon, nagkakaroon ng retail na sa local lang, pero ngayon, wholesale na rin sa national. So kung makaka-organize ho kayo ng mga iba't ibang grupo o na, sa malalaking probinsya, pwede ninyo i-manipulate yung resulta ng mga probinsya na yun. Okay, Senator, one of the last allegations, ito yung nanggaling naman sa mga taga-Quezon, no, na nagsabi nag-manipula sila na umano ng mga boto. I'm sure you've heard this. Ano ang reaction nyo rito sa theory na yun? Itong gawin natin, no? Dapat naman yung bagong Senado, investigahin nyo itong mga allegations sapagkat alam ko po na nagkaroon ho ng mga dayaan sa mga iba't ibang lugar, hindi ko pa alam kung iilan yan. Kumukorekta pa tayo ng ebidensya. Ngunit dapat i-revisit ho at amendahan yung automation law para matanggal na yung mga discretion ng COMELEC. Kasi kung pag hindi natin alam, hindi mo alam, hindi ko alam kung paano sila nagdadaya, di gagawin ang gagawin nila yan. At sayang naman, huwag na tayo mag-eleksyon, mag-highest bidder na lang tayo dyan sa COMELEC. Okay, kayo mismo, Senator, tanggap niyo na po ba ang inyong pagkatalo ngayong eleksyon? Tinatanggap ko po sapagkat napakahirap ko kung magkakaroon ng gap at na-proclaim na, halimbawa, na-proclaim na ng Kongreso si Pangulong Digong Duterte at si Leni Robredo, tanggapin muna natin yan until you can prove otherwise na nagkaroon ng dayaan at sila po'y naihalal o na iluklok doon sa posisyon nila na wala namang kabasehan doon sa resulta ng eleksyon. So, that's my attitude na democracy has to continue to work and there are remedies in the democratic system. Okay, nabanggit niyo yung President-elect at Vice-President-elect. Anong inyong reaksyon na posibleng hindi bigyan ng position si Vice-President-elect Robredo? Well, actually, discretion po ng presidente yan, no? Pero nadinig ko naman na gusto niya bigyan ng position si Leni Robredo, ngunit uunahin lang muna niya yung mga kasama niya sa kampanya niya, no? So, tama naman yung ginagawa niya. But I'm sure that he will find a position for Vice President Leni. Okay, pero kung sakaling hindi nga mabigyan ng pwesto si Vice President-elect Robredo, ano pa kaya ang kanyang pwedeng gawin sa kanyang bagong posisyon? Well, nangyari na po yan, no? Noong 1957, naihalal si Congressman Diosdado Macapagal na isang liberal at ang partner niya sa national government, yung pangulo no, nasyonalista, si Carlos Garcia Ocpohol. So, hindi ho binigyan ni President Garcia si Vice President Macapagal ng pwesto. Ang ginawa ni Vice President Macapagal, kumampanya ng 4 taon at siya po'y nanalo in 1961. So, it has happened before in the past. Mm-hmm. At sinabi naman ni President-elect Duterte na ayaw niyang masaktan ng damdamin ni Senador Marcos kaya niya hindi niya muna bibigyan ng posisyon si Vice President-elect Robredo. Anong tingin niyo rito? Well, actually, hindi ko pa nadidinig yun, no? Babasahin ko muna yung mga news items this morning kasi siguro hindi naman ho maganda yan na hindi niya bibigyan ng position si Leni tungkol sa baka masaktan ang loob ni Senator Marcos. I would advise him against it. Okay, Senator Osmeña, hindi yan dapat magiging rason. Kung makakatulong si Leni Robredo po sa ating bayan, bakit hindi?
Okay, Senator Osmeña, you were jailed during martial law for 5 years, no? Dahil in-oppose nyo si President Ferdinand Marcos, no? In the 60s and 70s. How would you explain the strong showing of former President's son, Bongbong Marcos, in this election? Would you repeat the last part of your sentence? Bigla nawala yung kwad yung audio. Yes, sir. So, how would you explain Bongbong Marcos's strong showing in this election? Well, alam mo, sa surveys po, sinabi ng taong bayan naman na 95% sa kanila hindi naman nasaktan ng martial law. Hindi sila inaresto, hindi sila kinulong, hindi sila binugbog, hindi naman pinatay yung mga kamag-anak o kaibigan nila. And that is true. There were only a handful who were directly affected, who were arrested, who were salvaged, who were tortured. At so, parang para sa 95% na yun, hindi naman masama yung martial law, pero hindi naman sila nagbabasa ng history kung ano nangyari nung panahon na yun. So, masang-ayon ba kayo dun sa sinasabi ng mga ilang kritiko na parang may kakulangan sa ating edukasyon o sa pagtuturo ng ating kasaysayan? Tama ho yan, Hawi. Alam mo, may kasabihan, ito po yung wisdom ni George Santayana, isang Spanish philosopher: those who do not remember the past are condemned to repeat it. So I think every citizen in any country in the world must know his history para hindi sila ho magkakamali uli. Okay, are you wary of some of the things that the President-elect Duterte has been saying about due process and extrajudicial killings? Do some of these remarks remind you of maybe President Marcos in the 70s? Yes, it's harsh. It's very harsh, pero sometimes, alam mo, maganda yung may pagka-bluff rin si Pangulong Digong, na pag sinabi niya yon, medyo natatakot umalis na yung mga drug dealers. Ngunit ang problema ngayon, magagawa niya yan doon po sa Davao. Sasabihin niya sa kanila, oy, umalis kayo dito sa Davao, pumunta kayo sa Manila, pumunta kayo sa Cebu. Pero ngayon po, na presidente na siya ng buong bansa, saan sila pupunta po? Baka sa Spratlys o sa China. So it will be a little bit more difficult for President Digong to carry out that cleansing program, but we are supportive of him. Very, very supportive. Kasi ho, yung ating mga anak ay naapektuhan talaga ng droga. Okay. Ano naman kaya magiging dynamics ng panibagong koposisyon sa Senado? Well, the Senate is composed of 24 republics, so mahirap po basahin kung ano mangyayari doon. Alam ko, meron ho at least tatlong grupo doon, no? If two groups coalesce, sila ho magkakaroon ng majority. So I think one group has 7, another group has 8, another group has also 9. So medyo may balancing act ho dyan. Ngayon po, makakaroon rin po ng persuasive effect. Persuasive lang po ang kung sino magiging kandidato ni President-elect Duterte. Okay, your family is from Cebu, Senator, no? Ngayon na pinag-uusapan na yung federalismo, which President-elect Duterte has promised to put on the table. Would you be in favor of a federal system where senators would represent not just themselves and a national constituency, but maybe regional constituencies like the Visayas or Cebu? That's a very nice question, Howie. Alam po natin na yung federalism, mukhang grass is greener on the other side of the fence. So dapat po talagang i-examine yan, i-debate po yan, at tingnan po natin kung papayag po ang majority po ng ating mga kapatid dito sa ating bansa. Bakit po? As a Cebuano, as someone from Region 7, pabor ako dyan kung pera lang hinahabol natin. Bakit? Malaki ho ang income ng Region 7. Ngunit hindi po alam ng taong bayan na yung mga
siguro mga 8-10 region dito ay sinasubsidize ng mga malalaking region. Halimbawa, Metro Manila is responsible for about 40-50% of the GDP of this country. So, mayaman ang Metro Manila. Magiging federalismo, sasabihin ng taga Metro Manila, thank you. Matatago na natin ang ating mga pera. Ngayon, Region 1, CAR, Region 2, Region 5, Region 4B, Region 6, Region 8, Region 13, Region 10, Region 11, Region 12, ARM. Ayun po ay magiging impoverished. Bakit po? Kasi mawawala yung subsidy na galing sa NCR, Region 3, Region 4, at Region 7, and even Davao. Davao can be self-sustaining. So we have to be very careful. Baka mawala ho yung implied o talagang subsidy na binibigay, for example, ng Region 3 sa Region 13. At that's one problem. Second problem lang po, meron ho tayong national debt. It's about $5 billion. Kakainin ba nila yung share nila ng national debt o papabayaan ho sa national government? Hindi naman tama yun, no? So kung ibebenta ko yung bahay, dapat i-assume mo naman yung mortgage sa bahay, di ba? Ikatlo po, yung regionalism, hindi ho ganun ang kultura ng Pilipino. Ako po'y hindi taga Region 7, ako po'y taga Cebu. So, yung mga ibang regions dito, they don't recognize themselves as Region 11 or Region 10. Itanong mo sa kaibigan mo, anong region mo? Baka hindi pa niya alam. Ngunit, they say, I'm from Surigao, I'm Dabawenyo, I'm Cagayan, I'm Ilocano, ganun po yan. So, either ethnic or by province. So, it is very difficult to understand how we will be able to assimilate ourselves into a regional type of culture. Number four po, halimbawa sa Region 7, there are four provinces there. If we divide the federal system into regions, you have Cebu, Bohol, Negros Oriental, and Siquijor. There are more boats in Cebu than a combination of Bohol, Negros Oriental, and Siquijor. So magagalit kayo yung mga taga Bohol, Negros Oriental, and Siquijor kasi magdo-dominate ngayon yung Imperial Cebu. So, we have to discuss this. Ang sinasabi ko, i-discuss muna natin yan sapagkat baka magkamali tayo. Okay, good suggestion. Maraming salamat sa inyong insights at panahon na Senador Serge Osmeña. At salamat rin po.